Hi! Ayan! Ang tanong na-ghosting ka na ba? Ayan. So, yun ang pag-uusapan natin. Ano nga ba ang ghosting? Yung tipong break ka via text. Naranasan mo na ba yan? O ikaw nakipag-break sa karelasyon mo, sa jowa mo via text. Ang sakit nun, di ba? Hindi ka man lang magawang harapin, harap-harapan at sabihin na ayoko na, pagod na ako, tama na, hindi na ako masaya. Or tawagan ka man lang. Sabihin na ayoko na, let's end the relationship. Pero yung ghosting, yung if we define ghosting, sabi niya, it is an abrupt ending of a relationship na alam mo, okay pa yung relasyon nyo. Tumawag naman siya nung isang araw, nag-text naman siya kanina umaga. Pero kinabukasan or sumunod na, wala ka nang naramdaman pa. Honey ho, wala siyang text back or isin man lang yung messages mo. As in, parang siyang multo na nawala sa buhay mo. So, syempre, on the part nung na-ghost, syempre, sa una, magtataka siya anong nangyari, what went wrong. Feeling naman niya okay yung relationship. Madalas, madidepress sila. Yung dati, saya sa mukha nila, sa glow. Tapos biglang, para silang makakasalub mo, hindi mo alam yung nangyari. Para silang maninibago ka kasi para silang naglalakad na patay. Iba nangangayas. Or yung tulale. Yung masaya pa siya sa relationship tapos biglang nawala. Hindi niya alam kung sila pa rin o hindi. Anong nangyari? Diba? Basta na lang nag-cut off yung communication yung kabilang party. O yung partner niya o yung karelasyon niya. Mahirap kasi yung nag-ghost, pag move on na siya. Parang masaya na siya kasi parang nakawala na siya sa relasyon na ayaw na niya. So, tuloy ang buhay. Diba? Maaring may nakita na nga siyang iba. O may kasama na siyang iba. Or hindi man lang sumasagi sa isip niya kung ano na mangyari kaya dun sa other party na iniwan niya. Ayon sa isang kwan, psychology, si Dr. Bill Hauer, sabi niya, sa mga nag-ghost, alam nila yung ginagawa nila. Parang sabi nga is, nagbigay siya ng halimbawa na, bakit isa siyang upright na tao, isa siyang honest na tao, pero nang-ghost siya. Kasi, alam mo, yung ginagawa mo, bakit mo ginawa? Yung ginawa mo. Pero, you find something to justify yourself na, alam naman na magpapatuloy ako sa isang relasyon na hindi na ako masaya. Iisipin niya na, mas makakabuti ngayon sa kanya kasi habang maaga, inend ko na yung relationship. Pero hindi naman niya inend yung relationship, bigla siyang nawala. Anong reason niya? Pero, ghosting is ghosting. Ano man yung dahilan mo, hindi pa rin tama. Kasi, as a human being, we should be compassionate. Dapat, if you feel mo din, maramdaman mo rin kung anong magiging impact nung tao sa gagawin mo. Right? That is called respect. Lalo na kung nagkaroon kayo ng relasyon. So, yung respeto mo sa kanya, at least sabihin mo na ayoko na, hindi na ako masaya, kaya i-end na natin. Ayaw man niya o hindi, at least nasabi mo na ayaw mo na, di ba? At least nagbigay ka ng magandang ending sa yung part. Although nasaktan siya, ayaw man niya tanggapin, pero wala na siya magagawa kasi gusto mo na nga tapusin. Yun. Kung sa tingin mo talagang wala ng chance. So, may mga instances, what if ganito ang nangyari? Yung toxic na yung relationship nyo, papagod ka na, hindi ka na masaya, ayaw mo na, kaya naman hiniwalayan mo na siya, sinabi mo na ayoko na.
parang there is an emotional abuse na on his part, on her part, kaya tinigilan mo na yung relasyon. Tapos, patuloy pa rin siya na pagsisensor ng messages, pagtawag, pero ini-ignore mo na at dined mo muna, nihayo mo lang ang basahin. Ghosting ba ang tawag doon? Hindi, di ba? Kasi, ined mo na eh. Kahit hindi mo na nire-replyan or binabasa o ini-ignore mo na yung mga messages niya, at least, bago mo ginawa yun, tinapos mo. Or, balik ta rin naman natin ganito. Ikaw yung hiniwalayan kasi hindi na siya masaya. Sabi niya, napaka-toxic mong tao. Masyado nang magulo yung relationship niyo. Lagi nila ka nagbabahay, nag-aaway. So, nakipaghiwalay siya sa'yo. But after a while, bumalik siya. Sabi niya, sorry, nagkamali ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. So, bumabalik siya. Pero ikaw, dahil hiniwalayan ka niya, nasaktan ka. So, hindi mo na tinanggap. Kahit tawag siya, message siya, ni-ignore mo na. Ghosting ba ang tawag? Hindi, di ba? Kasi, in the first place, inendo niya yung relationship niya. So, basta pag-ghosting, yung basta na lang nawala siya. Na hindi man lang nagsabi ni honey ho na ayoko na. Basta, naalimpungatan ka na lang, wala na siya sa buhay mo. Walang message, walang tawag. Hindi nagpapakita. At, syempre, masakit yun, di ba? Sabi nga is, ang pain daw, physical pain and emotional pain, iisa yung nerve pattern nila sa, papunta sa pagsisignal sa utak. So, para kang, yung emotional pain daw, para ka na rin na-injured physically. Kasi iisa lang yung level niya. So, kaya narinig natin minsan parang bugbog na yung pagkatao mo. Puso mo, namanhid na yung pakiramdam mo. Yung pang parang napagod yung physical na katawan mo. Di ba, ini-equate natin sa ganun kung masyado tayong nasasaktan emotionally. So, parang ganun din. Siyempre, yung rejection, kasi ginos ka, na masaya naman kayo. Kasi, ang problema kasi din sa panahon ngayon, madali lang nga magkaroon ng relationship dahil sa text message, chat, social media. So how yung relationship niyo, lalo na kung nagsimula sa social media, nag-start. Na nahulog yung loob mo sa kanya, loob niya sa iyo, loob niyo sa isa't isa dahil sa constant messages, emojis, you know, landian at harutan. So parang yung involvement nyo is more on sa inyo lang. So masaya ka na may pagising mo, yung siya ang dahilan kung bakit masigla ang gising mo, o yung nakangiti kang matulog, yung mga ganun. Unlike nung traditional relationship na nagsimula sa courtship, lumalabas kayo, nakikilala ng mga kaibigan nyo, o diba? Kung tutusin, yung before na old fashion is nagtatagal. Mostly nga sila yung nagkakatuluyan and tumatagal hanggang pagtanda yung relationship nila, hanggang nagkaapo sila. Ngayon kasi, with the emergence of yan, social media and technology, madali lang. So parang, mas nakaka-depress kasi yung, lalo na kung hindi, wala kang mapaglabasan, wala kang outlet ng emosyon na nasaktan ka kasi bigla na lang siyang nawala. So, ang biktima yung nag-ghost, samantalang yung nang-ghost, nag-move on niya sa kanang buhay, nag-move on na siya. Ay, wala na siya, para sa kanya is back to normal. Which in fact, dapat, i-assess niya yung sarili niya. Bakit niya ginawa yun? Lalo na kung ilang beses niyang ginawa yung pang-ghost. Ibig sabihin, meron siyang problema.
meron siyang relationship or commitment anxiety. Kadalasan kapag i-check mo yung mga nanggugus, yung relationship nila hindi nagtatagal. Kasi mayroon silang relationship anxiety. Hindi nila alam kung paano i-handle yung relationship. May problema sa kanila. So, ang kailangan nila, professional help. Nakakatawa pero totoo. Kailangan nilang i-assess yung sarili nila kasi nasa kanila yung problema. Dapat sila yung magpatingin sa doktor, hindi yung kawawang na ghost, di ba? Ikaw dapat na nang ghost. Yung ang ganang sabihin eh, kung ikaw nanonood ngayon, mahilig mang ghost, ayoko sanang sabihin kasi maraming ibang, parang no shaming ba? Pero gusto kong sabihin sa'yo, shame on you eh. Pero nasabi ko na pala, yun eh. Dapat wag ganun. Consider mo din na tao din lang yan ginugusto. May damdamin din na sasaktan. We should not be selfish. We should be, as a human being, we should be compassionate. Always think yung feelings ng ibang tao. Kasi kailangan natin ang mga tao sa paligid natin. Either good or bad or whatsoever. Pero huwag sana nating laging iniisip yung pansarili nating kapakanan, pansariling kasiyahan. Kasi you should be thankful kung inilalaan nila yung oras nila para sa iyo. Yung binigyan kanila ng pagkakataong makapasok sa kanilang buhay. Yun kasi ang masama, diba? Lalo na sa mga lalaki. Ang babae, nananahimik naman yan. Kung hindi mo lalapitan at liligawan, hindi mo susuyuin, hindi ka naman niya, hindi naman maghulog-log niya sa'yo. Hindi naman magkakaroon ng kayo. Kadalasan na. Kahit alam mo may gusto siya sa'yo or may crush siya sa'yo, kung hindi mo siya nilapitan, kung hindi mo siya niligawan, hindi mo siya sinuyo, hindi ka pumasok sa buhay niya. At hindi mo hinayaang ma-fall siya sa'yo. Walang magiging kayo. Tapos ang gagawin mo lang, paiiyakin mo. Igugos mo. Diba? Which in fact, pwede ka naman sanang hindi pumasok sa buhay niya. Pero ikaw yung nagpumilit na pasokin yung buhay niya. Ikaw yung nagpakita ng motibo, tapos paiiyakin mo lang siya at iiwan. Huwag ganun. Diba? Kasi, isipin mo, kung lalaki ka, magkakaroon ka ng anak, may kapatid kang babae. Kasi minsan ko kayong hindi pupunta sa'yo yung balik ng pagkakataon, mapupunta sa pamilya mo, sa anak mo. Which is, ayaw mo naman siguro, ayaw nating mangyari yan. So yun, at mahaba-haba na yung aking pagdadakdak. Kung sa tingin nyo gustong idagdag sa mga sinabi ko or may kulang, paki-comment na lang po. And babalik ulit ako sa mas interesting na topic na I hope na yung tama yung pinagsasabi ko. And sa mga na-ghost, laban lang, kaya natin yan. Kaya mo yan. At sa mga nang-ghosting, naku, huwag naman sana. Tamaan sana ka ng kidlat. Bye! Thank you for watching. Sa susunod ulit.